Narito po ang News TV Quick Response Team sa Camp Crame kung saan dinala magkapatid na parohinog mula sa Ozamis para sa kanilang booking procedure. Ang dalawa kung saan ang sanga rito ay si Vice Mayor Princess Parohinog Chavez ay dinala rito matapos na magkaroon ng raid sa kanilang compound ang pulis kung saan napatay ang mga magulang nila na alkalde naman ng Ozamis City. At umalmang abogado ni na Ozamis Vice Mayor Nova Parohinog at Rinaldo Jr. matapos hindi papasukin ang abogado dito sa Camp Crame. Narito pong report. Umaga kanina nang ibiyahay pang Maynila si Ozamis City Vice Mayor Nova Princess Parohinog, kapatid niyang si Rinaldo Parohinog Jr. kasama ang ilan pang inaresto sa mga isinagawang raid kahapon sa Misamis Occidental. Mula na iya, dinala sila sa Camp Crame. Pinangasiwaan ng PNP Crime Laboratory ang ikalawang booking procedure sa magkapatid, kasunod ng naunang procedure sa Ozamis. Ayon kay Atty. Lawrence Karin, abogado ng magkapatid, nangangamba ang kanyang mga kliyente sa maaaring mangyari sa kanila. Pagdating sa Camp Crame, hindi pinayaga makapasok si Karin. Di ba entitled sila ng lawyer? Hindi ko rin alam. Bakit ba hindi ako pinapasok? Ang sabi kasi ng mga escort from the airport, ipapasukin ako. Karapatan naman yun ng clients ko. Anyway, innocent naman yung mga clients ko. Ipinagtataka rin ni Karin kung bakit kailangan pang ilipat sa Maynila ang kanyang mga kliyente. Taga Ozamis naman daw kasi ang dalawa. At sa Ozamis din nangyari ang kanila umanong krimen. The alleged crime was committed in Ozamis. They should be detained there. Unless of course, the exception is when they request for security reasons to be moved elsewhere. Iginit naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na hindi nila target na magpapatayin ang mga Parohinog. Namatay sa raid sina Mayor Reynaldo Parohinog Sr., asawa niyang si Susan at 13 iba pa. Ayon sa PNP Chief, isang lehitimong operasyon daw ang pagsisilbi ng search warrant. Kung siya raw ang tatanungin, mas gusto niyang buhay na madala sa korte ang mga Parohinog. I know that they are meant to be operated upon. They are meant to be operated upon, not to be liquidated. Depende na yon kung manglaban sila, then magkakaroon na inkwentro, then wala na tayong control dyan pag ganun. Dinipensahan din ni De La Rosa ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, Ozamis Police at Misamis Occidental Police sa pagsisilbi nila ng search warrant ng alas 2:30 ng madaling araw. Aniya, walang pinipiling oras ang pagsisilbi ng search warrant. Ang mahalaga, pulisya ang nagdidikta ng operasyon nang sa gayon, hindi makatakas ang mga target at hindi maitapon ang mga ebidensya. Warrant. Every time is a legal time to serve search warrant. Walang sinabi doon sa search warrant na kailangan iserve mo yan only during office hours. Pero ipinunto ni De La Rosa na hindi tama ang pagparalisa sa CCTV bagay na inamin ng hepe ng Ozamis City Police na si Chief Inspector Jovie Espinido. Kaya nga nag-imbita ka ng pag-serve mo ng warrant, search warrant, mag-imbita ka pa ng taga-media, mag-imbita ka ba ng barangay official para kasama doon, para transparent kayo sa yung ginagawa. Mm-hmm. Yung CCTV niyan, that forms part of transparency, di ba? So bakit kailangan pantanggalin? Naghayag naman ang pagkabahala si Liberal Party President Senator Francis Pangilinan sa nangyari sa Ozamis. Hindi raw makatotohanan na sa kabila ng pagsisilbi ng warrant ng madaling araw, pag-disable sa mga CCTV at pagkamatay ng 15 tao sa operasyon ay walang sugatan o namatay sa hanay ng pulisya. Sabi naman ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano, hindi nalalayo ang insidente sa pagkamatay ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng kulungan. Ayon naman kay CIDG Chief Police Director Roel Obusan, hindi pwedeng ikumpara ang dalawang insidente. I think dalawa lang ang the same dun eh. Parehong mayor, parehong CIDG. All others, iba na. So, ako naman ay natuto na doon sa operation na nangyari doon sa Albuera. So, I will not be committing the same mistake. June Veneracion, GMA News.